Dalawang araw bago ang sunod-sunod na aktibidad sa 65th Miss Universe, nagdaratingan na ang mas maraming kandidata mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Von Aquino. Halos sunod-sunod ang pagdating ng mga naggagandahang Miss Universe candidates mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. First time daw sa Pilipinas ni Miss South Africa kaya sobrang excited siya. Ang pambato naman ng Curacao, Palawan at Boracay raw ang nais makita. Maraming beses na raw kasi niyang narinig na kabilang ito sa magagandang pasyalan sa bansa. First time naman daw mag-travel sa Asia ni Miss Netherlands. Pasado last naman kagabi nang dumating sa bansa si Miss Bahamas. Gagawin daw niyang lahat para maiuwi ang corona. Mahabang preparasyon naman daw ang puhunan ni Miss Iceland para sa Miss U. Dumating naman sa Terminal 1 kagabi sina Miss Malta, Miss Turkey, Miss Myanmar at Miss Belize. Lahat sila excited na sa kompetisyon. Ayon kay Miss Malta, halos isang dekada na raw nang huli silang sumali sa Miss U at gagawin niya ang lahat para maiuwi ang corona. Halos kasabay namang dumating sa bansa ni Japan Prime Minister Shinzo Abe ang kanilang pambato. 10 bagahe naman ang dala ni Miss Indonesia nang dumating sa NAIA Terminal 2. Dala raw niya ang iba't ibang gown at national costume na kanyang gagamitin, kaya ganito karami ang kanyang dalang bagahe. Sabi naman ni Miss Ecuador, kung mananalo siya, siya raw ang magiging kauna-unahang Miss Universe ng kanilang bansa. Madaling araw naman ang sunod-sunod na dumating sina Miss Jamaica, Miss Angola at Miss Haiti. Tulad ng iba, excited na daw sila sa mga activities na gagawin nila dito sa bansa. Nakatakdang pumunta ang mga kandidata ng Miss Universe sa Cebu sa linggo para makisaya sa Sinulog Festival. Von Aquino, GMA News.